Well, good morning mga idol. Dito ng ating dayo dito sa Divinogo. Yan, si Bro Joji, di nakatulog ng maayos. Marami daw umang na lumalakad. Si Bro Bugoy at si Bro Richard, andun, natutulog pa rin. Luluyan. Tayo, di tayo nakatulog ng maayos. Marami yung umang dito na palakad-lakad. Yan, nag-ano lang tayo ng tubig, papakulo para kapi tayo. Ayan. Kapi tayo, medyo maaga pa, mga alas 4 pasado. Mamaya, baka 5:30, yan, alis na kami dito. At punta na kami ng parola, tapos doon na kami dadive sa likod ng isla. Yan, kapi muna tayo mga idol. Good morning sa lahat! Kape. Tayo. Sana yung isang kape diyan. Ayun, pala. Ito yung kape namin dito lang kami nagano sa kaldero. Yung bilog na kape ba? Yan bali, tabi lang tayo kasi katapos namin magkape. Yan magre-ready na kami para mag-dive na kami. Doon sa may parola kami dadaan. Hagdan talaga yung challenge pag kapunta sa guys walang talaga yung taas, mas mataas pa dun sa kabila. So yun naman yung bago natin huli tayo. Kalmado mga idol sa dagat. Bago pa tayo dito. Abang-abang lang tayo mga idol sa pababaan natin dito sa spot. Sisimulan natin mamana. Kapag pala, kani utal. Bali dito na tayo nag-ready. Ito ang buong na party. Si Bro Joji at si Bro Bugoy, nandun na. Wala lang mag-dive. Mag-ready. Bali, tabi lang tayo. Anong mahuli natin? Nakakadilin siya tayo. At laging safe yung dive natin ngayon. Dito sa unang dive natin mga idol, may nakita tayong sweet lips kaya hinabol natin ito. May pagka mailap na rin mga idol ang sweet lips na ito. Kaya eto, mabilis langoy. At papanayin na sana natin ito. May biglang lumapit na bluefin tribali. Eto na sana yung papanayin natin na bluefin, kaso nag-aalanganin tayo sa pagkalabit sa trigger natin.
Sa dive natin ito mga idol, sisilipin natin ang biyak na ito. Nagbabaka sakali tayo na makakita ng isda na pwede natin mapana. Kaya dito, dahan-dahan tayo mga idol na lumalapit sa biyak para hindi tayo makagawa ng ingay. Iwasan rin natin na mabulabog yung maliit na isda. Minsan ito rin kasi yung nagiging dahilan na nabubulabog isda sa loob ng biyak pag nabubulabog natin yung maliit na isda. Kaya dito, nakakita tayo ng isang mauri ng snapper. Good size na rin ito na pangdagdag sa huli natin, kaya eto na ang pinana natin. Thank you Lord, isang snapper. Sa dive natin ito mga idol, may nakita tayong isang bangaraw na uri rin ito mga idol ng snapper. Good size na rin ito na pangdagdag sa huli natin, kaya eto na yung tinarget natin. Patingin sa paligid natin, baka may magandang klaseng isda pa na pwede natin matira. Kaso wala na talaga, kaya eto na lang yung pinagpukusan natin na panain, snapper o bangaraw kung tawagin namin. Masarap din kasi ito mga idol sa tinula. Lalong-lalo na pa good size. Thank you Lord at tinamaan natin. Medyo mataas nga lang yung ating patama sa isda pero hindi naman ito makakawala. Wala ho rin natin mga idol. Ang labuwan, araw, dapat. Di pa kalakyan pero ayos ito na pagdagdag sa pagulam natin. Diyan natin ito binta. Diyan ito, pagbinta mga idol. Tawak. Sa dib natin ito mga idol, may nakita tayong isang grupo ng surahan at labahita o sojun fish o indangan kung tawagin namin. Kaya dito sinubukan natin na bumaba dito sa gilid ng mga batuan para makatago tayo ng maayos. Hinintay lang natin dito yung pagkakataon na lumapit sa atin yung grupo ng surahan para makapili tayo ng papanain natin na isda. At eto, may isang lumapit sa atin kaya eto ang tinarget natin. Thank you Lord, maganda yung patama natin. Talagang nabulaga yung surahan ng panain natin ito. Medyo may pagkamalalim ang spot. Kaya ingat tayo, dapat talaga may tamang oras na pagpapahinga bago tayo sumisid sa ganito kalalim na mga spot. At maraming salamat kay Bro Silent Hunter Bro. Kunting tips na pagturo sa atin kung ano dapat yung gawin natin sa free diving. Kaya maraming salamat, sana may matutunan pa tayo.
lagi natin mga idol. Paan yun ikaw? Ahal. Amat. Sa dive natin ito mga idol, may napansin tayo na may pagkamaamo na isang blue spine unicorn o primerang klaseng surahan. Kaya dito habang pababa tayo ay nakita na natin itong blue spine unicorn o sura na dumadaan sa ilalim natin. Kaya dahan-dahan lang rin tayo na palapit sa kanya para hindi natin ito mabulabog hanggang pumunta sa likod ng bato. At napunta tayo dito sa medyo malalim na parte na ng spot na ito. Kaya dito nang matago yung ating pana, agad na natin ito sinundan ng malakas na langoy para makahabol tayo. Buti na lang bumalik at nagkaroon tayo ng pagkakataon. Natirahin natin ito. Thank you Lord. Maganda yung patama natin. Kaso nga lang, pumasok itong mga idol sa buti. Kaya sumabit at hindi natin agad ito nakuha. Kaya binigyan muna natin ito ng line para makaresurface tayo. At hindi ma-stuck dun sa ilalim. Baril ng ating pana. Medyo may pagkamalalim pa naman yung spot na ating pinanaan. Buti lang talaga, mahaba yung ating line. At dito mga idol, binigyan ko pa ng line yung surahan para kung sakali man nalalangoy ito palabas, kusa na ito na matatanggal. At dito mga idol, salamat at natanggal nga dun sa butas na pinasukan itong surahan at hindi na tayo nahirapan sa pagsisi. Thank you Lord! Mga idol, bumalik na tayo. Tanghali na. Tayo muna tayo, tapos mabalik ulit tayo. Bumalik na lang siguro ulit. Pero bukoy baka kanina pa umahon, yung usapan namin, alas 6. Yes kami ahon. Ngayon, alas 11 na. Ito yung part na piraso, dalawang surahan, tapos dalawang tapir na maliit. So, kaayos na rin. Paro, nakahuli tayo. Bali, abang-abang lang dito sa kamay siga. Yan, mga idol, bali. Ito na, yung mga nahuli ni Bro Juji. Yan, may malaki siyang bulagdatan na lubayan. Hindi ko lang alam kung anong talaga tawag namin dito. Pero isang klase ito ng lubayan. Yan, may Vega Emperor. Tapos, surahan. Ang Bonfire Grover, ayan. Huli ni Bro Juji. Ayos na rin. Limang piraso dive namin. Yan, mga buhay pa talaga. Hindi niya pinapatay yung mga nahuli niya. Ayan o. Tayo naman. Ito yung huli natin. Apat na piraso. Ito naman yung huli ni Bro Richard. At katapos namin dito mga idol, agad na kami napumunta sa ginawa namin natin. At kumain, tapos agad bumalik para mamana ulit. Good mga idol, bali, yung dive natin ngayon sa araw na ito. Na, saan na?
natin ng hapon. Bali, tatlong lang kami ngayon na Bro Pugoy. Dun, mamaya pa daw siya lulusog mga pasado alas 3. Nauna lang kami. Mangabang lang tayo kung ano pa yung mahuli natin. Huli natin kanina, lagyan muna natin ng yelo. Lagyan natin sa kulit para hindi mas. Sana madagdagan pa natin. Kaya abang-abang lang mga idol. Let's go! Tapos natin mga idol mag-reload ng ating pana, agad na tayo na dumiretso dun sa mga pagitan ng mga bato o mga biyak. Kaya dito dahan-dahan tayo na lumalapit sa biyak para mabulabog kung sakali man na may laman itong biyak ay hindi ito aalis. Kaya dito dahan-dahan tayo na sumisilip para natin na hindi tayo makakabulabog dito sa biyak na ito. Kaya pag silip natin sa biyak, wala tayong nakitang isda na pwede natin mapana. Kaya nag-resurface na lang tayo. Wala naman tayo nakita ng isda na pwede natin panain kahit pang ulam lang. At dito mga idol, habang pa-resurface tayo, may lumabas na isang baga-baga o tag ang tawagin namin dito sa burong. Good size na rin ito mga idol na pangdagdag sa pangbenta natin. Kaya eto na yung pinana natin. Maganda naman mga idol yung ating patama kaso hindi nakita sa pagpana natin. Madilim kasi mga idol sa loob ng biyak kaya hindi nakita. Asensya na mga idol. Ayos na, nahuli pa rin natin yung isdang baga-baga o tag-an. Nakita sana tayo kanilang malaking ilak, mga 2 kilos na. Hindi natin napara. Kapagbalik natin, ito na lang yung nakita natin. Isang baga-baga, kaya tinira na lang natin. Kasi ito, ang gagdag sa huli natin kanina. Thank you Lord, walang huli natin ngayon sa hapon na dive natin. Baga. Sa dive natin ito mga idol, nasa mababaw lang tayo. May nakita kasi tayong isang bigag emperor o bulagdatan na paaligid-aligid sa malaking bahura na ito. Kaya sinubukan natin na dumapa dito sa ibabaw ng malaking bahura. At hinintay natin yung pagkakataon na lumapit itong bigag emperor o bulagdatan. Napaka mailap rin ang isda na ito. Bihira lang tayo magkaroon ng pagkakataon na lapitan at magkaroon tayo ng pagkakataon na tirahin natin ito. Kaya dito, medyo lumalapit na sa atin itong bigay emperor kaya tinutukan na natin ito ng ating pana. Kaso nang mamit na natin yung gap ay tinira natin ito. Kaso sumablay tayo mga idol, di natin tinamaan. Nabulabog tuloy yung ibang isda kaya hindi natin nahuli. At eto, nakahuli si Bro Richard ng lapu-lapu o bariawot kung tawagin namin. Napakasarap nito mga idol na pangtula itong klase ng lapu-lapu. Ayos na! Sa dive natin ito mga idol, may nakita tayong pang-ulam. Ito yung kuro kung tawagin namin. Nag-drop tayo dito sa tapat ng biyak at ito yung ating tinarget. Pasensya na mga idol kung hindi maklaro sa ating pagpana, medyo kasi at medyo madilim na sa ilalim pero tinamaan naman natin itong isdang kuro o paru-parju kung tawagin sa iba. Masarap nito mga idol na pang-ihaw at paksiw sa gata. Thank you Lord, sigurado na dito pang ulam natin.
dito mga idol. Sa dive natin ito mga idol, nag-drop tayo dito sa may mga maliliit na bato. Susubukan na mag-ambush. May mga nakita kasi tayo na grupo ng sojourn fish at blue spine unicorn. Kaya dito, magtatago tayo. Baka makuha natin yung curiosity ng mga isda at makapana tayo. Kaya dito, nagtago muna tayo sa malaking bato na ito o malaking coral para makuha natin yung curiosity ng isda at subukan nila na magkaroon tayo ng saktong distansya at makatira tayo. Kaya dito, hinintay lang natin na lumapit talaga sa atin yung mga isda na papanain natin. Medyo may hangin pa naman tayo, kaya eto, pagsilip. Nakita tayo ng isang surahan at agad naman ito na lumangoy, papalapit sa atin. Kaya eto na, pinana natin. Thank you Lord, maganda yung patama. At eto na ang huling isda na nahuli natin mga idol. Muntik kasi tayo dito mag-blackout. Talagang yung buong katawan natin nahilo tayo kasi hindi sumingay yung ating tinga, kaya agad na tayo na dumiretso dun sa may mabak para magpahinga. Delikado na, di kasi natin nakita yung iba natin nakasama. Natin kahapon yung napanan natin ng surahan, nakahuli tayo piraso. Pumunta tayo dun para kita natin yung mga isda natin dun sa labas nila. So yun mga idol, bali ito lahat yung mga nahuli natin yan sa dalawang dive sa araw na ito. Medyo tumumal ng konti pero medyo matumal talaga ngayon yung panain. Yan, apat na piraso yung nahuli natin ngayong hapon. Tapos apat na piraso rin kaninang umaga. Dalawang piraso na surahan, tapos dalawang piraso na snapper. Tapos ngayon naman ngayong hapon naman, ito yung mga nahuli natin. Isang surahan, tapos itong isang surahan din na bayarong at ito, yung kuro kung tawagin namin. Masarap ito mga idol sa inihaw at tagan. Tapos ito naman yung huli ni Bro Georgie at ni Bro Richard. Woohoo! Ayan. Mama mo si Leon siya? Oo. Nag-chat no? Oo, dumating na daw yung.
si bro. Bro Bugoy naman. Yan, hindi na kahuli ngayong araw. Baka bukas ng umaga, mag-dive ulit kami. Baka makakuha. Kaya abang-abang lang tayo kasi ibibinta natin itong mga huli namin. Let's go. Punta na tayo dun sa Labasira para ibinta natin. So yan mga idol, bali ito yung huli natin. Ibibinta na natin. Yan, ito kay ate. Ayan, iluhin natin itong mga surahan natin. Lahat na lang. Jadi. Adire. Jadi logod. Ayan, ito yung mga first class na isda mga ito. Ilang kilo kaya? Oh, ini lo. Ayos kilo. Ayos na. 3 kilo yung ano natin. 3 surahan at 2 snapper. Yan, 3 kilo yung first class natin na isda. Tapos ito naman yung mga second class na isda. Ayan. Yan, kalahating kilo. Ayos na, kalahating kilo naman yung ano natin. Tagpirit atit kilo? 130. 130, ayos na. 130. Midya. One half yung kalahating kilo yung ano natin. Tapos 3 kilo naman ito mga primera natin na isda. Ayos na, may 3 kilo at kalahati tayo na ebenta. Bali yung pangulam natin, isang piraso lang. Kaya hindi na natin naisama sa pag-ano, kilo. Kilo guys. Yan, nung huli ni Bro Richard. Ay. 1.150. Yan o, yung naibenta ni Bro Richard. 1.150 na merang klase isda. Ito naman yung huling Gigi. 5 piraso yung pangbenta na isda. Fish catcher. Fish class nito. Fish class gate. Oh, huli ni Bro Gigi. Dua. Isa squat talo. 2.4. Ayos na. Bali, abangan lang natin mamaya yung mga yung kikitain natin sa mga nabenta namin na isda. So yun mga idol, bali ito lahat yung kinita namin. Ito yung ano natin, yung first class na isda. 3 kilo, 250 per kilo. Yan, may 750 tayo. Tapos yung ating second class, 1.5 kilo. Yan, 65. Tapos yung kinita natin, 815. Ito naman yung huli ni Bro Richard. Ayan. 287 yung kinita ni Bro Richard. Tapos si Bro Joji naman, 2.4, 600. Ayos na. Malaking tulong ng mga idol. Bali yung kabuuhan na kinita namin, 1,702. Ayos na. Magandang ano na, biyaya mga idol. Ito yung kinita natin. Ayan. So yan mga idol, bali medyo mahaba na yung ating video. Kaya yung shoutout natin sa susunod na lang na adventure natin ng pamamana. Shoutout sa inyong lahat mga idol. Bye-bye!